Saksihan ngayong gabi, Presidential frontrunner Bongbong Marcos, ano kaya mga hamon ang kakaharapin sakaling maiproklama na? Mga alegasyon ng irregularidad sa eleksyon, ikukonsulta sa mga eksperto ng Company Vice President Lenny Robredo. Tensyon sa botohan sa Basilan, nauwi sa pamamaril, isa patay. Sinimula na po ang transition talks sa pagitan ng economic team ng Duterte administration at ng kampo ni presidential frontrunner Bongbong Marcos. Ayon po yan kay Finance Secretary Sunny Dominguez. At kung sakali, ano nga ba ang mga hamong kakaharapin ni Marcos sa sektor ng negosyo at ekonomiya? Saksi si Jonathan Andad. Nagtipo ng mga supporter ni presidential frontrunner Bongbong Marcos sa headquarters niya sa Mandaluyong kagabi. Mini victory party na raw ito kasunod ng malaking lamang ni Marcos sa partial at unofficial tally. Dumating din kagabi sa headquarters si Marcos at nagbigay ng maikling mensahe. Kahit hindi pa tapos nga ang pagbibilang, hindi makapag-antay ang aking pasasalamat sa inyo lahat. Ang aking pasasalamat sa lahat ng tumulong. Madaling araw nang harapin naman ang isa pang anak ni Marcos na si Sandro ang mga taga-suporta ng kanyang ama. Dapat talaga mag-celebrate tayo ngayon dahil pwede kong sabihin, nanalo na tayo! Pero ang tunay na laban ay nagsimula pa lang. Kung pagbabatayan ang partial at unofficial tally sa ngayon, posibleng si Marcos ang magiging unang majority president mula noong EDSA Revolution. Frontrunner din sa kasalukuyang vice presidential race ang katandem ni Marcos na si Davao City Mayor Sara Duterte na batay sa partial and official count ay may 50% ng boto. Lima naman sa senatorial slate ng Uniteam ang kabilang sa top 12 sa ngayon. Sabi ni UP Professor Ranjit Rai, malaking bahagi sa pagkapanalo ni Marcos Jr. ang pakikipag-alyansa niya kay Mayor Sara na isang Duterte. Rightfully can claim that she helped make him win, no? In a sense, she brought in a lot of resources. She completed him, no? Because he was very weak in Visayas and Mindanao. She brings with her and with them a lot of continuity and stability as far as the base of support, the policy menu is concerned. Ang malaking botong nakuha ni Marcos Jr. ay nangangahulugan din daw ng malaking expectation. Yung malaking mandato niyan, parang sabi ko, it's both a cross and a sword. It provides you the political capital and social capital to do anything you want. You can chop through all these challenges, but at the same time, it's a cross to bear also because of the high expectation. Malaki ang expectation dahil malaki ang problema sa kahirapan, sa ekonomiya at pagbangon sa pandemya. Kung malalampasan ni Marcos Jr. ang mga pagsubok na ito, wala raw siyang magiging problema sa panunuyo ng business sector. Ang importante sa business sector is yung calculability and predictability. Gusto nyo yung transition will create no risks at no additional risks to business. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, mas mainam na hintayin ng publiko kung ano ang ilalatag na plano ng susunod na administrasyon. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, sinimulan na ang transition talk sa pagitan ng economic team ng Duterte administration at ng kampo ni Marcos. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Ikukonsulta ng Company Vice President Lenny Robredo sa mga eksperto ang mga alegasyon ng irregularidad sa eleksyon. At sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta ngayong gabi, sinabi ni Robredo na hindi siya hihinto sa pagsisilbi sa publiko. Saksi si Chino Gaston. Nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo sa Plaza Rizal sa Naga City. Naglakad sila papuntang Naga Metropolitan Cathedral kung saan nagkaroon ng misa ng pagkakaisa at pasasalamat. Kasama ang kanyang mga anak, muling nagpasalamat si Robredo sa kanyang mga taga-suporta at sa simbahan na nagkaroon din ng papel sa kanyang laban. Binigyan din niya na hindi siya titigil sa pagsisilbi sa publiko. Sa
Kaninang alas dos ng madaling araw, nagpatawag ng press conference si Robredo sa kanyang bahay sa Magaraw, Camarines Sur, kaugnay ng malaking lamang sa kanya ni dating Senador Bongbong Marcos sa partial and official count ng COMELEC. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Sabi rin ng kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan, hindi pa tapos ang laban at ang sandata nila ay ang ginising nilang kilusan ng boluntarismo, bayanihan at pakikipagkapwa. Paghimok din niya sa mga taga-suporta, ipagpatuloy ito para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan, kahanay man o hindi. Pinanood kagabi ng kanilang mga volunteer sa headquarters sa Katipunan, Quezon City, ang talumpate ng Vice Presidente. Tuloy-tuloy ang laban! Tuloy-tuloy ang laban! Nagtipon-tipon din doon kanina ang mga youth volunteer para ipanawagan ang pagtuloy ng laban para sa mas tapat na gobyerno. Importante na dapat merong mga nag-check and balance sa administrasyon. So kung sino man yung maupo sa pagka-presidente, sa iba pang mga posisyon, kailangan critical ang boses ng mga kabataan. Bahagi ang mga volunteer tulad nila sa sinasabi ng mga analyst na isang kilusang nabuo sa pagtakbo ni Robredo. That movement is speaking, no? And it's a movement that's driven by voluntarism, by civic action that is going to exist even after May 9. Sa pagmarcha ng ilang grupo sa harap ng tanggapan ng Commission on Election sa Maynila kaninang umaga, kinwestiyon nila ang anilay palpak na sistema ng COMELEC dahil sa mga pumalyang BCM. Kaya nagtutuloy-tuloy ang mga pagkilos na to kasi nga sa perception ng mga tao dito, naging madumi ang halalan kahapon. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ni Robredo na sisimulan na ng kanyang kampo ang pagkausap sa mga eksperto para maaral ng husto ang mga ulat at aligasyon. Ayon naman sa COMELEC, maaari namang idulog ang anumang reklamo sa kanila. Meron po tayong rules of procedure na maaari nilang puntahan, isagawa, para po proper ang ventilation ng ganitong mga proseso. Nakahanda naman po ang COMELEC na humarap sa proper forum. Para sa ilang taga-suporta ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan, hindi titigil ang paghahangad ng mas magandang pamamalakad sa gobyerno sa pagtatapos ng eleksyon, kundi isang laban na dapat ipagpatuloy hanggang makamit ito. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Ibinasura ng COMELEC Unbank ang tatlong motion for reconsideration kaugnay sa disqualification case laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Ayon sa COMELEC, walang sapat na basehan ang mga petitioner para baligtarin ang naunang resolusyon ng COMELEC First Division. Ang COMELEC First Division ang unang nagbasura ng disqualification case laban kay Marcos dahil sa kakulangan umano ng merito. Ikinatuwa ng kampo ni Marcos ang desisyon ng COMELEC Unbank. Naniniwala raw silang laging tinutupad ng COMELEC ang kanilang mandatong maghatid ng patas, totoo at mapagkakatiwala ang eleksyon, kabilang ang pagbasura sa mga petisyong anilay, politika lang ang motibo. Ayon naman sa Akbayan Party List na nagsampa ng petisyon, sakuna sa electoral democracy ng bansa ang desisyon ng COMELEC Unbank. Pero hindi raw sila panghihinaan ng loob at iaapela raw nila ang kaso sa Korte Suprema. Sa isang tweet, sinabi ni Attorney Ted Te na isa sa mga counsel para sa mga petitioner, hindi raw sila sang-ayon sa resolusyon ng COMELEC at iakyat nila ito sa Korte Suprema. Sana raw ay mas maaga naglabas ng resolusyon ang COMELEC. Samantala, kamustahin naman natin ang canvassing ng COMELEC sa senatorial at party list elections. Mula sa PICC, saksi live si Mab Gonzalez. Mab! Igan, 7 certificates of canvass ang nakanvass ng National Board of Canvassers o NBOC para sa pagkasenador at party list groups. Ang unang dumating na physical copy dito sa PICC ay yung nanggaling sa Malabon City. Inilatag ito sa harap ng mga political parties para inspeksyonin. Ngayon pong gabi, napatunayan natin how accurate the system is. Malabon DOC copy, the electronically transmitted result, and the printed results all yielded the same accurate results.
Paliwanag ng COMELEC, batayan ng canvassing ang electronically transmitted COCs. Kung hihintayin pa raw kasi ang physical copy, ay parang kasimbagal lang tayo ng manual voting sa pagpuproklama ng mga nanalo. Bukod naman sa Malabon City, na-canvass kanina ang mga COC mula sa Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. As of 10:50 p.m., 66.26% na ng COCs mula sa Provincial Boards of Canvassers ang dumating, habang 95.03% mula sa City Boards of Canvassers. Sa overseas COCs, 53.84% ang dumating mula sa iba't ibang lugar sa Americas, Europe, Middle East and Africas at Asia-Pacific regions. Tuloy-tuloy naman ang pagtanggap ng COMELEC ng transmission ng COCs kahit suspendido ang canvassing. Samantala, tinanong ang COMELEC kanina ukol sa viral na video kung saan pinupunit ang ilang shaded ballots. We receive sketchy reports. Alam nyo naman po, pagkaganyan, the first move of the COMELEC is to direct our security partners and those investigative agencies to take a look into it. Secondly, we also direct our concerned field officers to also look into the issue. Pero sir, pwede po ba yun na punitin yung shaded na balota? Let's just wait for the report of our security partners and our field officers po. Igan, alas 10 ng umaga bukas, ire-resume ang canvassing dito sa PICC. Samantala, bubuo daw ng sub-canvassing body para sa party list ang NBOC at hiwalay na ito dun sa senador para raw mas mabilis yung proseso at makapagproklama na ng mga nananalo. At live mula rito sa PICC, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tingin na tayo ng update sa partial unofficial parallel count ng PPCRV. Mula sa UST, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Igan, wala raw na itatalang discrepancy o pagkakaiba sa datos ang PPCRV sa mga natatanggap nilang election returns sa mga datos galing sa transparency media server ng COMELEC. Nag-imbita ang PPCRV ng mga eksperto mula sa Ateneo de Manila at UST para tingnan ang mga datos at sinabi nilang walang irregularidad sa mga numero. Already asked some academic institutions and I'm very grateful to Ateneo and UST for visiting us today. I invited them to look at the data. And at the moment, since their time this afternoon, they have reported no irregularities in that pattern. Let's give them a little more time. Hinihikayat din ni Villanueva ang mga eksperto sa information technology mula sa DLSU at UP para silipin ang mga datos na nakuha ng PPCRV mula sa Transparency Media Server. Sa ngayon, ine-encode na ng PPCRV ang mga datos na natanggap nilang kopya ng 4,925 na election returns mula sa mga vote counting machine para ikumpara ito sa electronic returns na natanggap nila sa Transparency Server. Base sa PPCRV and official account, 105,753 o 98.11% na ng clustered precinct ang nakapag-transmit ng election returns as of 8:17. Sa pagkapangulo, nangunguna si Bongbong Marcos, sinundan ni na Vice President Lenny Robredo, Senador Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno Dumagoso, Senador Ping Lacson, Faisal Maundato, Ernie Abella, Leody de Guzman, Norberto Gonzalez at Jose Montemayor. Sa pagka-vice presidente naman, nangunguna si Sara Duterte, sunod si Senador Kiko Pangilinan, Senate President Tito Soto, Doc Willie Ong, Congressman Lito Atienza, Manny Lopez, Walden Bello, Carlos Serapio at Rizalito David. Igan, bukas ng tanghali hanggang hapon, inaasahang darating ang bulto ng mga election returns galing sa Visayas at maging yung mga election returns galing sa ibang bahagi ng Luzon. At live mula rito sa PPCRV Command Center, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Puno ng pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta si Vice Presidential Frontrunner Davao City Mayor Sara Duterte. Nakipagkita ang alkalde sa kanyang campaign staff sa kanyang headquarters sa Mandaluyong ngayong gabi para personal na ipaabot ang kanyang pasasalamat. Ayon sa tagapagsalita ng alkalde, nangibabaw ang pagmamahal ng taong bayan sa bansa sa kabila ng pagkakaiba sa politika dahil maraming lumabas at bumoto. Isa raw unifier si Mayor Duterte kaya wala raw siyang duda na nakabatay sa pagkakaisa ang mga hakbang ng susunod na administrasyon. Formal na ang tinanggap ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagkatalo sa karera sa pagkapangulo.
Ngayon naman po, mga kababayan, nakinikinita na natin, meron na pong pinili ang taong bayan, ang bawat Pilipino. Nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna. At patuloy na pangunguna. Kinikayad din niya ang mga taga-suporta na makiisa sa gawain at layunin ng susunod na administrasyon. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga taga-suporta at katandem na si Doc Willie Ong. Sa isang post sa Facebook, nagpasalamat din si Ong sa mga taga-suporta. Uuwi na raw si Senator Ping Lacson. Yan po ang sinabi niya sa kanyang tweet kanina umaga. Anya panahon na para pamilya naman niya ang kanyang pagsirbihan matapos ang matagal niyang pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Life's greatest reward daw ngayon para kay Lacson ang ma-enjoy ang kapayapaan at katahimikan. Ang kanya namang running mate na si Senate President Tito Soto, tinanggap na rin ang desisyon ng taong bayan. Ayon kay Soto, mas mahalaga ang word of honor at loyalty kaysa manalo sa eleksyon. Nagbigay din si Soto ng pagbati sa magiging bagong presidente at vice-presidente ng bansa. Tinanggap na rin ni Leonel de Guzman ang kanyang pagkatalo sa pagkapangulo. Ayon kay de Guzman, makakasama rin ang publiko sa kanyang patuloy na paglaban para sa mga manggagawa. Ang kanyang running mate naman na si Walden Bello, hinihimok ang lahat ng mag-organisa at huwag magluksa. Ipagpapatuloy din daw ni Bello ang militanteng oposisyon at susuportahan din daw niya ang mga tatayong oposisyon sa susunod na administrasyon. Nagbigay na rin ng pagbati sina Faisal Mangundato at Carlos Serapio sa Marcos Duterte tandem na nakatanggap na ng Anilay People's Mandate. Inaasahan daw ni na Mangundato at Serapio na pamumunuan ni na Marcos at Duterte ang bansa ng may divine wisdom para sa interes ng taong bayan. Dahil proklama na ang ilang nanalong kandidato sa pagka-mayor, vice-mayor at kongresista sa Metro Manila. Saksi, si Oscar Oida. Muling nanalo ang mag-inang Imelda Aguilar at April Aguilar Neri bilang mayor at vice mayor ng Las Piñas City. Ito ang ikatlo at huling termino ni Mayor Imelda. Ikalawang termino naman ito ni Aguilar Neri. Nanalo naman sa ikatlong pagkakataon sina Makati Mayor Abby Binay, asawang si 2nd District Representative Luis Campos at Vice Mayor Monique Lagdameo. Second term re-election is naman si 1st District Representative Kid Peña Jr. Sa Malabon, ang dating Vice Mayor na si Jeannie Sandoval ang nanalo bilang alkalde ng lungsod. Nanalo naman bilang Vice Mayor si Ninong de la Cruz. Ipinroklama na rin si Malabon Representative J. Lacson Noel. Re-elected bilang Marikina Mayor si Marcy Teodoro. Nanalo rin ang kapartido niyang si Doc Marion Andres. Wagi rin sa 1st District Representative ang asawa ni Mayor Teodoro na si Maan. Alas 9 naman kanina umaga, ipinroklama si Congressman Rufy Biazon na nagwaging Mayor ng Muntinlupa. Re-elected naman si Artemio Simundac bilang Vice Mayor. Si Mayor Jimmy Fresnedi naman ang nanalo bilang kinatawan ng Muntinlupa sa Kongreso. Ipinroklama na rin si Nabotas Mayor Toby Chanco bilang kinatawan sa Kongreso, habang ang kapatid niyang si Congressman John Ray Tianco ang nanalo bilang alkalde. Ang first-time vice mayoral candidate naman na si Tito Sanchez ang nanalo para sa posisyon. Sa Paranaque, panalo sa pagka-alkalde ang kasalukuyang 1st District Representative na si Eric Olivares. Nanalo naman na vice mayor si Joan Villafuerte. Wagi naman bilang kongresman ng unang distrito si incumbent Mayor Edwin Olivares ng nanalong mayor. Sa ikalawang distrito, wagi sa pagkakongresista si Gasta Bunting. Panalo naman bilang konsehal ng 1st District si Bandol Quizon at Jomer Iliana. Sa 2nd District, kabilang naman sa walong nanalong konsehal si Ryan Iliana. Formal na rin na iproklamang nanalong mayor sa Pasig City si incumbent Mayor Vico Soto. Naiproklama na rin si Dudut Jaworski bilang vice-alkalde at si Roman Romulo bilang kinatawan. Re-electionist naman si Miguel Ponce bilang Pateros Mayor at Vice Mayor naman si Carlos Santos. Sa San Juan,
Re-elected si Mayor Francis Zamora, pati si Vice Mayor Warren Villa. Nanalo naman bilang kinatawan ng lungsod si Attorney Bel Zamora. Sa Valenzuela City, iprinoklama bilang First District Representative ang lone candidate at kasalukuyang Valenzuela Mayor Rex Gatchalian. Ngayong lilipat siya sa Kongreso, pag-aaralan niya ang Local Government Code, Local School Board Provision, Fire Code, pati na ang pag-automate ng business permits nationwide. Ang kapatid niyang si Congressman Wes Gatchalian ang nanalo bilang mayor at re-elected bilang vice mayor si Lori Natividad Borja. Ipinroklama bilang second district representative si Congressman Eric Martinez. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Re-elected si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Gayun din si Vice Mayor Gian Soto na anak ni Senate President Tito Soto. Naiproklama na rin ang iba pang nanalong kandidato sa Quezon City. Sa Taguig naman, wagi sa pagka-alkalde si Lani Cayetano. Naproklama na rin ang mga nagwagi sa iba't ibang probinsya ngayong eleksyon 2022. Ating saksihan. Sa Cavite, na ikalawa sa mga itinuturing na vote-rich province sa Pilipinas, naiproklama na kaninang umaga si Lani Mercado bilang kongresista para sa 2nd District. Panalo rin ang kanyang anak na si Ram Revilla Bautista sa kaparehong distrito bilang provincial board member. Mauupo naman bilang kongresista ng 1st District ng Cavite ang isa pa niyang anak na si Jolo Revilla. Sa Bulacan, na ikalima sa mga probinsyang may pinakamaraming rehistradong botante, na iproklama na bilang Giginto Mayor si Agay Cruz at Vice Mayor naman si Banjo Estrella. Kasama rin sa proklamasyon ang mga nanalong konsihal. Iprinoklama na rin ang mga City Councilors sa lungsod ng Malolos. Naiproklama na rin si incumbent Vice Mayor Mila Valera bilang alkalde ng Banggen Abra. You will be all served very well by your mayor. We will do all our best with our sensitive. Vice Mayor niya ang kanyang apo na si Joaquin Enrico Valera Bernos. Naiproklama na rin ang 8 konsihal na kaalyado ni Valera sa Baguio City. Iprinoklama na sina Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Faustino Oloan, at Representative Marquez Go. Inihalal naman bilang Mayor ng Tuguegarao si Cagayan Board Member Myla Tinke. Siya ang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod. Ang kanyang vice-alkalde ay si Bienvenido de Guzman II. Sa Lawag City, Ilocos Norte, iprinoklama naman bilang alkalde si incumbent Mayor Michael Marcos Quillon. My emotions are really something else. I never thought that it would come down to this. And I reiterate my thanks to the Cagayan, to the people of Lawag. Re-elected naman bilang mayor ng Dumaguete City, Negros Oriental, si Felipe Antonio Remolio. Nahalalaman bilang vice-alkalde si Kalindagang Barangay Captain Maisa Sagarbaria. Opisyal nang mauupo bilang alkalde si Acting Malay Mayor Floribar Bautista. Inihalal si Bautista bilang Vice Mayor noong 2018 pero inatasan ng DILG na tumayo bilang mayor matapos madawid sa issue ang elected mayor. Nagproklama na rin ng mga nanalo sa eleksyon sa Ozamis City, Misamis Occidental na sina Henry Indy Ominal Jr. bilang alkalde, Simplesia Neri bilang vice-alkalde at mga miyembro ng City Council na pawang magkakaalyado. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Tinanggap na rin ni Senator Manny Pacquiao ang pagkatalo sa eleksyon. Bilang isang boxer at atleta, marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sana lang kahit talo ako sa laban na ito, panalo pa rin ang mga kapwa ko Pilipino, yung mga naghihirap. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Nagpasalamat ang senador sa kanyang mga taga-suporta at kanyang pamilya na nakasama niya sa kanyang kampanya. Binati rin niya si presidential frontrunner Bongbong Marcos at sinabi niyang ipinagdarasal niya ang tagumpay ng kanyang administrasyon. Ngayon, magpapahinga raw muna si Pacquiao at paglalaanan ng oras ang kanyang pamilya. Igan, may dagdag sigil sa toll simula sa Webes. Para po yan sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway o NLEX at sa Manila Cavite Toll Expressway o Cavitex. Sa open system ng NLEX o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 2 piso
ang dagdag para sa Class 1 vehicles, 6 na piso naman para sa Class 2 vehicles at 8 piso sa Class 3 vehicles. Sa mga daraan naman sa closed system o yung pong bahagi ng NLEX mula Bukawe, Bulacan hanggang Santa Ines sa Pampanga, kabilang ang Subic Tipo, 27 pesos ang dagdag sales sa Class 1, 69 pesos sa Class 2, at 82 pesos para sa Class 3. Base naman sa bagong toll matrix ng Cavitex R1 Expressway, 33 pesos na ang singil sa mga Class 1 vehicle, 67 pesos naman sa Class 2, at 100 pesos na ang babayaran ng Class 3 na babiyahe mula Cavitex Longos, Bacoor Entry hanggang Mia at pabalik. Nagbabala ang Department of Health na maaaring tumaas ang kaso ng COVID-19 bago matapos ang buwan ng Mayo. May mga paglabag daw kasi sa minimum health protocols nitong nagdaang eleksyon. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, may ilang voting centers na hindi sumunod sa safety protocols. Hindi rin daw nasunod ang physical distancing sa mga botante. Babantayan daw ng DOH ang bilang ng mga nagpo-positibo sa susunod na 14 na araw. Paalala po ng DOH sa publiko, magpa-test na agad kung magkakasintomas at huwag na rin daw hintayin tumaas muli ang mga kaso bago magpabakuna. At yan, iga na mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.